So since nga natalo itong Philadelphia 76ers at ang nasisi nga ay si Ben Simmons, marami ng throwback videos ang lumabas. At ang mga throwback videos na yon ay pang-troll niya dito kay Ben Simmons. Isa na nga yung kinarma siya nung minaliit niya nga yung Atlanta Hawks noong 2018. Fast forward to 2021, ayun, nilaglag nga siya ng Atlanta Hawks at ang kanyang team. At meron niyang isang lumabas na clip tungkol nga dito kay Skip Bayless 2 years ago. At ang exact date nga nito ay May 14, 2019. Sinabi nga ito ni Skip Bayless live on national television. Panoorin nyo ang kanyang mga sinabi. If I am the Los Angeles Lakers, and I'm glad I'm not, but if I were the Los Angeles Lakers, I would jump at a trade to acquire Ben Simmons right now to pair up with all of my kids. I would keep all my kids and I would throw Ben into the mix, and within 2 years, I've got a competitive basketball team in the Western Conference. So, sa tingin ko naman, medyo kilala natin itong si Skip Bayless na medyo walang sense minsan ang sinasabi. At isang nga ito sa mga yon. Sinabi niya nga, magja-jump nga daw siya para i-trade itong si LeBron James para nga kay Ben Simmons noong taong 2019. Wala pa nga dito si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers noon. At ayun nga, naging pahayag nito ni Skip Bayless at sinabi niya rin sa bandang huli na in 2 years time nga daw, magiging competitive basketball team nga daw ang Los Angeles Lakers sa Western Conference kung tinrade nila si Ben Simmons para kay LeBron James. Well, fast forward 2 years later, maling-mali nga ang sinabi nito ni Skip Bayless. E nakita natin na itong si LeBron James ay nagdala nga ng championship sa Los Angeles Lakers. Si Ben Simmons naman ay natutroll at naaasar at nasasabihan na overrated dahil sa kanyang performance against nga sa Atlanta Hawks. Nag-average lang naman siya ng 9.9 points per game, 8.6 assists at 6.3 rebounds per game. Tandaan nyo, ito nga si Ben Simmons ay may $30 million contract ngayong taon na ito. At yan, sobrang nag-underperform nga itong si Ben Simmons against sa Atlanta Hawks. At overall nga, na-expose kung ano ba yung weakness neto ni Ben Simmons, which is obviously yung kanyang shooting. Kaya nga't ganyan ang kanyang nilaro, sobrang pangit ng kanyang performance. So buti na nga lang itong si Skip Bayless ay hindi GM ng Los Angeles Lakers dahil kung nagkataon, nako, maling-mali at baka worst trade in history pa yung ginawa niya, LeBron James for Ben Simmons. At para naman sa ating next topic, tungkol naman ito kay Devin Booker dahil sa kanyang performance sa Game 1 sa Western Conference Finals. Sabi nga ito ni Stephen A. Smith na siya daw ang next Kobe Bryant. At ito naman si Magic Johnson, may parabang nag-a-agree nga dito kay Stephen A. na itong si Devin Booker daw ay the next Kobe Bryant. Panoorin nyo. Yep. I'm saying it on national TV. Devin Booker said it. Is the yes. next yeah. Kobe Bryant. Yeah. It no is kidding. Official. His first playoff appearance, and the brother's a number one option, averaging over 28, dropped 40 in a triple-double in the first game of the conference finals. This and just the way he plays, he's an assassin. And guess what? This Clippers team, you need Kawhi back to knock that kid off. So, nag-a-agree ba kayo guys kay Stephen A. Smith at kay Magic Johnson na ito daw si Devin Booker ay the next Kobe Bryant? Comment down below your opinion. At para naman sa ating huling part ng ating video, tungkol naman ito kay Lonzo Ball dahil balik workout na nga siya matapos ang off-season niya. Panoorin nyo ang kanyang workout. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!